Tuloy nyo na. Huwag ako sa inyo. Maganda buhay eh. Sawa na kami ng magulo. Oh. At least eh, titigil din muna ako sa pagsasalita. Kung hanggang 2022, babalik na lang ako sa January 2022 ulit. Di ba? Pagka tapos na. Oh. Eh, tingnan natin kung hanggang sa 2022, malipol nyo na sobra-sobrang panahon na yun para malipol nyo yung pagdami, ha? Paglago ng mga, ng ano na yan, ng China virus na yan. Eh kasi, unang-una, wala nga kayong ginagawa. Di ba ang dapat mong gawin dyan, eh, palayasin mo na yung mga pogo, yung mga inchik dito, hindi mapalayas. May purpose eh. Kung wala silang pinaplano na magiging makakatulong sa plano nila yan, eh pinalis na yan. Kasi wala namang kabuluhan yan. Halimbawa ganito, nagkaroon tayo ng ECQ, pero nag-operate ang mga pogo, di ba? Pati illegal na pogo nag-operate. Ibig sabihin, pati yung accredited ng PAGCOR, nag-operate yan. Ngayon, total nagagawa nyo lahat yan eh. Selective ang pagpapatupad. Di ganito gawin nyo, ang payagan nyo na lang na makalabas, sabihin nyo, di ba? O ito, ang papayagan na lang na yung makalabas, yung mga pupunta ng pogo. Di ba? O yung pogo, papakita lang nila, dito nagtatrabaho yan. O, may karapatan ng lumakad yun. At tayo mga mamamaya, nasa bahay na lang tayo. Ha? Total, mas first class citizen sila dito eh. I-quarantine nyo na kami. I-diretso nyo na yan hanggang 2022. Para magtagumpay na kayo kasi malaki kinikita dyan sa pogo eh. Kunyari pa yung iba, ay, may utang anya yan sa BIR. Ha? Ni singil. Eh, paano mo bubuwisan yung illegal? Di para mo sinabi, buwisan natin yung high alay, yung wetting. Di ba? Oh, buwisan din natin yung karakros, yung sakla. Yung, ewan ko kung meron pang pulat puti ngayon. Ha? Kasi nung araw sa Baklaran eh, kambal yan eh. Kaila, ang daming lugar nung araw dyan. Baklara, may restoran, lalagyan, may ano yun, may pulat puti, minsan may saklaan pang kasabay yun. Mga kaibigan, sa palengke, may sakla, may pulat puti, magkatabi lagi yun eh. Mga kaibigan eh. So, ganun na lang ang gawin nyo. Para ano, wala na tayong makakarinig pa kayo ng ano eh. Eh bakit yung mga pogo pinapayagan nyo? O di wala na nun, kasi alam namin papayagan nyo na, di ba? At ang hihigpitan nyo lang talaga na makapagtrabaho yung mga mamamayang Pilipino. Di ba? O tingnan natin, baka umubre yan. Eh wala eh, sasabihin ng mga, may mga kumpanya, eh paano kami? O, paano kaming makakabangon ngayon? Wala kaming mga trabahador, ha? Kaya hindi tumatakbo ang aming negosyo. O di, kayo na rin magpatakbo. Di ba? Baka maging successful yun. Sipin mo, lockdown. Ha? Nakapagpapatakbo kayo ng negosyo. Patak kayo na magpatakbo ng negosyo. Baka okay pa. Eh dito lang sa kawalang yan ginawa. Bawal daw mangulekta ng maningil ng tubig, maningil ng kuryente. Bawal daw magpaalis ng umuupa. Eh, lahat yun nangyari. Meron ba na parusahan? Katulad yung ginawa ng Meralco. Hanggang ngayon, marami nag-aantay pa ng billing. Kasi yun ang sabi nila. Mag-antay ng billing, mga kaibigan. Oh. Eh, bakit? Yung mga dumating na ang billing, eh yung pa rin yung sinisingil sa kanila na hindi naman nagsagawa ng actual reading. Walang pinagbasihan.
sa ginagawa nilang paniningil. Meron ba? Naparusahan ba ng gobyerno? Alin yung banta-banta ni nung ano ba yan? Energy regulatory? Wala yun. Hindi mo alam kung kumikita sila dyan eh. Di ba? Ang sasabihin lang, hindi, talagang yan yun eh. May magagawa ka pa ba? O di pabayan mo na lang. At least baka dun sa kung ipatutupad nyo yung pag-iigpit ulit, ipagbawal nyo ulit pangungulekta. Di ba? Ng Meralco at saka ng mga kumpanya ng tubig. Ha? Pagbawal nyo na. Ang kapalit lang, nasa bahay na lang kami. O kung may bibilin, may oras lang. Di ba? Mga kaibigan, yun na lang gawin nyo. Eh, total, yun lang din naman na naging accomplishment nyo, di ba? Sa panahong nakalipas, ilang buwan yan. Kailan ba pinatupad sinimulan yan? Di ko na matandaan eh. Yung quarantine. Oh. Mga kaibigan, di ba? Ano na ba ang nagawa? Wala naman eh. Puro press conference, cyberhere, tapos malalaman mo, laki pala ng kinita ni Duque. Mga kaibigan, overpricing, yun pa rin eh. Ha? Sabi nga sa kanta eh, the song remains the same. Ha? Yun pa rin eh. Mga kaibigan, may pandemic na't lahat, corruption pa rin. Ano yan? Oh, eh siyempre, magsasalita ang publiko. Oh, ayaw naman nila yun. Bahe, masyado kayong kontra eh. Terorista yata kayo eh. Eh, titigil na natin. Di ba? Ako titigil magsalita. Ipatapad niyo yung pag-iigpit. Wala na. Mag-aantay na lang ako. Gahanap na lang ako ng ano, kung anong mapagkakitaan ng konti para kami makatawid hanggang 2022. Gawin naman ninyo lahat ng gagawin ninyo. O, nalulugi yung negosyo, di patakbuhin nyo. Magaling kayo eh. Di ba? Wala pa nga kayong mali eh. Wala pa nagkamali sa inyo eh. May nangyari na kawa na nagkamali, publiko. Nawala yung 80 million sa Department of Tourism. Eh, ang liliit na halaga niyan. Yun dito, inilaang perang pondo para sa pandemic na gagawing ayuda, mga kaibigan. Oh, na ipamudmud ban lahat. Ha? Ewan ko, mga kaibigan, ho? Oh. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ngayon, ano ba ang talagang dapat gawin dito sa COVID na ito? Dahil tayo, nung pinag-aaralan nilang luwagan, tayo rin na nagsabi nung simula't simula na wala pa silang ginagawa, eh, kumakalat na sa mundo yung China virus. Ha? At dito, eh, meron ng namatay na incheck. Noon pa lamang sinasabi na natin bago pa namatay yun. Eh, kumilos na agad. Dapat ang gobyerno para ipatupad ang paghihigpit, lalo na yung yung travel ban kung tayo magpapasok. Sapagkat, nung panahon na yon na nag-uumpisa pa lang dito, eh, meron ng mga ipinatupad ang ibang bansa na dapat agad sinundan na natin. Kasi yung sa ibang bansa, bago sila nagpatupad ng mga patakaran, yung mga pagbabawal na makalabas, makapasok mga eroplano,
Ekwano eh. Meron ng malaki na ang bilang. Marami na narating yung may dala ng sakit. Marami nang nakahalubilo. Ha? Kaya noon pa lang, araw-araw, sa loob ng mahigit isang buwan, araw-araw nating hinihimok ang pamahalaan na magpatupad na ng paghihigpit. Hindi, inantay eh. Ngayon, nandyan na yan. At noong nagpatupad ng lockdown, ha? Ang daming problema. Nagka-traffic-traffic. Kung konti na nga yung nakakabiyahe, yun na lamang allowed. Traffic-traffic pa. Eh sabihin ko nga sa inyo eh, yung IATF, kaming mga nasa media, binigyan niyan eh ng ID. Di ba? ID. Kundi mga ugok yan ha. O may mga diferensya yan. Akalain mo yung media pass namin, yung media accreditation pass, eh, meron pang ano yun, kaakibat na rapid pass. Ha? Siguro, para sa sasakyan. At ang movements nung iyong rapid pass, eh, para lamang sa mula sa bahay mo at dun sa pupuntahan mong trabaho, katulad ko, eh, ano ko, anchorman ako. Diba? So, ang nakatatak doon, magmula sa residential mo hanggang doon sa pupunta mong trabaho, eh nasa media ka eh. Paano kung meron kang kailangan kausapin? Diba? O, eh paano mo magagawa yun? Diba? Ang daming kalokohan eh. Puro palpak yan, mga kaibigan. Ngayon, at itong mga ipapatupad ngayon, itong pagpapanatili ng GCQ sa Metro Manila, alam naman natin hindi yan. Hindi magiging dahilan yan para bumaba ang bilang eh. Ang mangyayari dyan, binalik mo yung Cebu sa ECQ, ito namang Maynila ay GCQ, magpapalipat-lipat lang yan eh. Yung hawa, yung mga magkakasakit, maya-maya sa ibang lugar naman, dito rin sa Metro Manila, o sa ibang lugar. Magpapalipat-lipat lang yan eh. Bakit? Wala naman tayong ginagawa. O ang gobyerno, wala naman. Kundi yung imposition lang ng, o pagpapatupad lang ng GCQ, ECQ, laban o bawi, mga kaibigan, ha? Iba ngayon, iba bukas. Tapos, pagkapalpak talaga, kasalanan ng publiko. Iyan. Huwag na tayong maglokohan. At para matakban yan, kailangan eh. Gawin na natin lahat. Hindi natin alam kung ano yung mga pinaghahandaan nilang napakalaking bagay para impo, ipirmahan at isabatas yung pong horror bill, mga kaibigan, anti-terror daw bill. Ela naman terorista. Paano magkakaroon ng terorista rito eh, naka-lockdown? Di ba? Sinong terorista? Oh, eh, pagpalagay na natin, ibigay na natin lahat sa kanila. Kasi hindi sila marunong tumanggap ng katwiran eh. Wala kang katwiran dito. Ito yung ngayon ka lang makakakita na sila lang ang tama. Ito na yun. Wala na. Ngayon, total, ganyan din lang. Eh, ba't hindi nyo na lang ituloy-tuloy? Di ba nung pinaplano yan, ituloy-tuloy nyo na kako? Hindi pa nila inilalagay sa GCQ. Eh, ba't nyo iluluwagan? Diretso nyo na. Hanggang sa makita mo na talagang bumagsak na ang bilang ng mga nahahawahan ng China virus. Eh wala, niluwagan. Oh, eh tuloy pa rin ang paglaki. Nung hindi niluwagan, tuloy ang paglaki. Nung nilawagan, tuloy-tuloy pa rin.
Wala eh, palpak, di ba? Kaya hanggang June 30, hindi mo alam kung ibabalik ulit sa GCQ dahil wala namang indikasyon na bumababa pa. Katunayan eh, sa report kanina, 27,000 ang mahigit. O 20, magto 27,000 na yata. O more than 20, more or less. Mga kaibigan, ang bilang na nire-report ng ano, nitong DOH. Ganito na lang ang gawin ninyo. Total, ayaw nyo lahat. Ayaw nyo na may magsasalita. Ha? Ayaw nyo nang merong magre-reklamo. Katulad nyan, dun sa ayuda. May nakarating ba? Sa ilan? Diba ho? Eh, yung pera, nasan? Yun ang tanong. Ha? Ang mga OFW, mukhang nagamit pa sa quarantine. Ha? Hindi po sa quarantine. Kasi na-overstaying sa mga hotel. Hanggang ngayon, ang mga tao, kawawa. Meron si gusto magsiuwi sa kanila mga probinsya, nagpupuntahan sa airport. Hanggang ngayon, ha, hindi na ililikas yung iba, dadalhin sa Villamore Airbase habang wala pang available flight. Hindi sila makasakay. Doon muna. Bukas, meron na naman tao doon sa airport. Marami na naman. Paano? Eh, dahil nga dito sa walang kasiguruhang ipinatutupad na bawi, laban at bawi, yung iba, napanood ko kanina, tinanggal na sila sa trabaho. So, wala na silang iba pang pagpipilian. Kung hindi, pumunta sa airport at makipagsapalaran na sila ay makasakay upang makabalik na sa kanilang mga probinsya. Yun yung napanood natin kanina sa news. Oh. Lahat ng yan, palpak. Kasi nga, kung ikaw nagpapatrabaho, wala namang kumikita rin ngayon kahit na niluwagan nila, eh, di ba? Wala. Makikita mo ang negosyo, bagsak eh. Makikita mo yan sa grocery, sa mga mall, wala rin eh. Mga kaibigan. So, ba't hindi nyo nalang idiretso? At saka para hindi kayo nangangamba na kapag ka pumalpa kayo, uulanin kayo ng batikos, wala bang ibang pinakamaganda, di ba? Kundi idiretso nyo na yung ano, yung quarantine. Total, nasanay na kami. Ako nga, ayoko nang lumabas eh. Bakit? Tahimik na tahimik ang buhay ng tao ngayon. Oh. Tignan mo ngayon ang crime rate. May napakalaki ng ibinaba niyan. Sino ang may gusto pa na makabalik pa tayo sa magulong lipunan? Ha? Gusto ko nga tahimik eh. 'Di ba? Dituloy niyo na. Wala pa kayong problemang ipapaliwanag. 'Di ba? Hindi na kayo magpapaliwanag. Oh, pati media, gusto nyo, saran nyo na. Di ba? Kasi pag diniklara nila na itong COVID-19 quarantine, hanggang tatagal ng hanggang 2022, mas maganda pa yun eh. Oh, di ba? Ang problema lang, maraming magugutom. Gusto naman nila yun. Bakit? Gusto nila mamatay na yung mga walang makain eh. Di ba? Ang mabuhay na lang dito, yung malalaki, yun naman ang nangyayari. Didiretso nyo na. Ala na kayong pakakainin, mamamatay na sa gutom ang tao. Kung sanang mamamatay. Oh, wala na magre-reklamo sa inyo. Diretso nyo hanggang 2022. Hanggang January 2022. Di ba? Oh, wala makakapag-file ng candidacy para hindi kayo maalis sa pwesto. Ayaw nyo ba yun?
Eh di ba yun ang gustong gusto ninyo? Oh, yung walang makatakbo na matino sa 2022 at kung may tatakbo kailangan, eh kunya-kunyari ang labanan ang mangyayari. Yun ang ibig sabihin ng Manchurian candidate. Kaya mahigit sa isa ang gagamiting kandidato para kunya-kunyarian ang eleksyon. Kasi hindi naman matatawag na eleksyon kung walang kalaban. Kailangan may kalaban na hindi totoong kalaban sa eleksyon. Ganyan ang mga ano eh, ginagawang manipulasyon sa eleksyon. Diba? Alam nyo naman yan eh. May mga lugar, diba? Walang tumatakbong kalaban. So ang ginagawa para maging eleksyon ang tawag, yung mismong nakaupo, kukuha ng pinakamahinang kandidato. Kung sa palakasan ng katawan, yung MeTV kukunin niya. Diba? O para hindi manalo sa sport. O yung MeTV, pagbubuhatin mo ng barbell. Ang laban eh. Lifting, weightlifting. Ha? 100 kilo bubuhatin. Mabubuhat ba ng MeTV yun? Diba? Yun ang manipulasyon. Kaya yun ang sinasabing babala na magkakaroon ng Manchurian candidate sa 2020. Eh lahat ng pangamba nila, gusto nilang idaan sa pananakot. Huwag na, tigil na natin yan. Ang pinakamagandang magagawa nyo, total eh, ang tao naman, marunong naman magtiis na yan eh. Ha? Tingnan natin kung makatagal. Oh. Sino makakatagal dyan? Hindi makakatagal. Yung mga may pera, tatagal yan. Ang problema, yung mga may negosyo. Di ba? Oh, eh paano yung mga tao nila? Yung negosyo nila, baliwala na yun. Wala nang kikitain yun. Oh, eh para pantay-pantay na tayo. Di ba? Pare-pareho nang mawalan. Kasi dito, katulad nung namigay ng mga SAP, ang sabi nung iba, puro reklamo, ba iba-ibang sektor nagre-reklamo. Eh namimili nga, eh, magre-reklamo kayo. Sila nasusunod eh, kung sino lang yung gusto nilang bigyan. Eh kung bibigyan nila lahat, magkakapera ba sila? Sa palagay nyo, kikita ba sila? Di wala silang kinita. Wala silang nakupit. Oh, para kayong ano, nagtanong ng imposible. Ito naman mga bibigyan, puro sakim din sa pakinabang. Marami rin pag sila nabigyan na, okay na sila. Kahit yung iba, wala. Kaya sabi ko nga sa inyo, eh, ang mabubuting tao na nakita ko sa panahon ng lockdown at namimigay sila ng pinipili nilang bigyan. Sino? Yung nagwawalis ng karsada sa Marikina. Yun ang pinakamabuting tao. At saka may gumaya ron eh, sa Caloocan yata eh. Oh, yun ang mga mabubuting tao. Ano ginawa nila? Bakit sila naging mabuting tao? Yung binigay sa kanila, isinauli nila. Ay, wag na lang ho. Sabi nung nagwawalis. Kasi po eh, hindi naman ho ako nawala ng trabaho dahil tuloy naman ang aming sweldo. Kaya, ibinabalik ko na lang dahil mas marami pa ang ibang nangangailangan. So, mas pinili niya. Eh, alam mo namang, kahit pa siya sumusweldo sa gobyerno, kailangan niya pa rin yun. Dahil hindi naman siya mayaman. Ang katunayan, yung kanyang trabaho, eh, pagwawalis sa karsada. Mga kaibigan. Pero nagawa niya yun. Isakripisyo. Yung kanyang sobra. Sabi ko nga eh, walang iniwan yan sa panahon ng Panginoong Jesucristo doon sa babaeng balo. Ha? Nagkaroon ng abuluyan sa panahon ng Panginoong Jesucristo at
na lumikom ng abuloy, ha, sa mga tagasunod ng Panginoong Hesukristo. Naghulog ng abuloy yung matandang balo. Ang hinulog eh, wala eh, walang halaga eh. Kung ano yung pera niya, yun na lahat yun. Nihulog niya. Lahat. Sabi ng Panginoong Hesukristo, sa lahat dito, yun ang naghandog ng pinakamalaki. Kaysa mga naghandog, kaysa mga mayayaman na naghandog ng sobra lang nila. Eh, yung babaeng balo, ang binigay nun eh, yung, kung ano yun, lahat na meron siya. Yun na lang ang pera niya eh. Oh, wala siyang property, wala. Yung binigay niya na lahat. Eh, ang Panginoong Hesukristo, marunong tumingin ng mabuti. Ha? Yung mabuting puso sa tao. So, yun ang nakita natin. Eh, may nakita ka bang gumawa nun sa government? Ha? Ang sasarap ng buhay nila, di ba? Habang ang mga tao walang sinusweldo, walang kinikita, hindi makapagtrabaho, walang makain, sila tuloy ang sweldo. Ang tanong, may ginagawa ba sila? Halimbawa, public school teacher ka, may sweldo kayo. Wala nga kayong trabaho ngayon, may sweldo sila. Di ba? Pinasusweldo sila ng gobyerno eh. Katulad sila nung nagwawalis. Kasi government din yun. Nagpapasweldo ron. Local government naman yun. Oh, mga kaibigan. Pero hindi mo nakita yun sa mga nasa gobyerno. Ngayon, ano ang pinakamaganda magagawa ng administrasyon? Total, wala naman kayong ginagawa para masugpuyang COVID-19 na yan, China virus. At in the end, pag pumalpak na naman kayo, dahil hindi naman ninyo direktamenteng natutugunan ang pagsugpo sa salot na China virus, paano masusugpo yan? Eh, nandito rin ang mga incheck. May sariling ospital. Pag nagkasakit ng COVID, hindi baling makapanghawa. O, meron naman silang ospital. Gagaling sila. Yung nahawahan, patay. Dahil sila may gamot na. Ngayon, eto, ano ba mga dapat gawin ng gobyerno? Higpitan nyo na. Ako, handa na eh. Higpitan nyo na lang. Inihanda ko na sarili ko na magutom. Ha? Kung yun ang magiging mabuti para matuwa na sila, para ma-satisfy sila ng sagad sa buto at ma-achieve na nila kung ano man ang hinahangad nila na mangyari sa bansang Pilipinas, ma-achieve nyo na hanggang 2022. Ipatupad nyo na yan. Di ba? Maghirap na lahat. Oh. Eh ngayon, problema nyo yan pag hindi nyo napakain ng tao. Di ba? Oh. Kaya nyo, ginaganyan-ganyan, akala nyo makakakain ng tao. Marami pa rin nagugutom. Di naman lahat eh. May trabaho eh. Ang dami na nga, pinauwi. Kaya nga yung iba, dumidiretso sa airport. Wala na eh. Wala nang solusyon dito kung wala rin lang palang gagawin. Ituloy nyo na lang yung quarantine hanggang 2022. Palitan nyo lang yung pangalan ng COVID-19. Eh, ipapalit doon. Aba, ipalitan ninyo ng COVID-19 up to 2022. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire!
Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, Basta Tabloid, Hataw. Nabalitaan nyo ba yung nangyari sa isa nating kababayan na lalaki? Ginahasa po ng Arabo, mga kaibigan. Umiiyak hon, dumulog eh, sa embahada yata natin. Eh, nilapitan siya ng isang Arabo, nag-aantay yata ng masasakyan o galing sa tindahan, nakatayo. Eh, nilapitan siya ng Arabo. Pagkatapos, eh, hindi siya marunong magsalita dahil wawalong buwan daw siya ron. Eh, kung ano. Siyempre, nakatakip ang mukha, ni-rape yun eh. Di ba, yung babae rin, pag nire-rape, tinatakban yung mukha. Kaya dapat, pati yung lalaki, pag, hindi, naka-mask eh. Dapat nga pala, pag ang nire-rape, lalaki rin, nakatakip din ang mukha, di ba, ang mata. Hindi masyadong ipapakita yung mukha. Ewan ko kung ganun yung pinakita nung ini-rape ni ano ni Elis ni Bad Elis Soriano na lalaki. Ewan ko kung ganun yun na. Eh umiiyak ho eh mga kaibigan eh nasaktan eh. 'Di ba? Alam niyo naman sa Saudi. Eh diyan no sa Middle East na 'yan. Kaya sabi ko sa inyo noon merong si Ambassador Sinyeres nung araw, binigyan ako ng ano niyan, ticket. Sabi niya, imbitahin kita. Akala ko, ano lang, PR o bola. Eh, oo naman ako. Kasi anya, mayroong mga Pilipino ron. Alam mo ba, napapakinggan ka. Eh, sabi ko, sa loob-loob, binobola ako nito. Wala pa kasing internet nun eh. Sabi niya, hindi. Totoo, sabi niya. Paano nilang napapakinggan ako, hindi na maabot yung istasyon namin doon. Nakatape yung mga programa mo, pinakikinggan kanila. Sabi nga noon. Kaya gusto kitang anyayahan doon. At akilala mo, may grupo ko ron. Kasama na nga si ganun doon, si ganito. Ah, ganun mo ba? Eh, makalipas ang ilang linggo, tumawag, kala niyo tumawag sa akin, si Ambassador Sinyeres. Eh, pare, pumunta ka niya dun sa ganong opisina at nandoon na ang iyong visa, dadalin mo sa embassy. Siya kasi ang, ano eh, ambassador ng Saudi at saka sakop niya yung, ano, yung United Arab Emirates. Ilang bansa yun, di ba? Abu Dhabi, Dubai, Qatar, di ba? Oh. Eh, anya eh, kunin mo yung ticket, dito mo kukunin anya sa, ah, ganun mo ba? Umoko, pero hindi ko pinuntan eh. Natakot ako eh. Baka doon ako ma-virgin eh, mga kaibigan eh. Di ba? Eh, kita ninyo oh, yung kababayan natin doon oh. Ginahasa, kalalaking tao. Ha? Dinala yata sa disyerto. Isinakay sa kotse. Ah, sa kotse. Sa loob pala siya ng kotse. Ano, yung hinalay. Mga kaibigan, sipin ninyo yan. Niluray ang kanyang pagkalalaki. Alam nyo ha, kung yung minsan, alam natin, masakit siya mangyari sa kababaihan, di ba? Masakit sa kalooban natin yan. Pero pag lalaki, tayong mga lalaki kasi nakapakinig, akala natin nakakatawa. Di ba? Pero hindi natin alam kung gaano kasakit yun para dun sa biktima. Napapaiyak eh. Meron akong mga alam na kasong ganyan na baliw eh, mga kaibigan eh. Na baliw, hindi niya matanggap. Yung sinapit niyang ano, trahedya na maghahasa. Sa bayan ko ay isa
ang dahil. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ikaw'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumabit lang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang sangkaibigan nagmamahal sa'yo. Punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit lang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang sangkaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na